sa Panginoong Diyos lahat ng santinakan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapala ng ating Panginoon Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay natin dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinangangatawanan mong marahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging mo, na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Kristo, ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian, kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya,
Abel, mamasyal tayo. Sumama naman ito. Ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin. Hindi, sagot ng Panginoon. Parurusahan ng pitong ibayo ang sino mang papatay kay Cain at nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isang panglalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tinawag niyang Set. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilos siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Nagpabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda o himala." Iniwan niya sila at pagsakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Halina't dumating banal na Espiritu, gawaran niyo po ako ng pagpapakumbaba at mamutawi nawa sa aking mga labi ang mga aral at payo na nanggagaling sa banal na puso ng ating mahal na poong Nazareno. Mga kapatid, wika ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo, "Bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito?" Pakatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihiling nilang tanda o himala. Maaring masasabi natin, hindi kaya masyadong malupit ang ating Panginoong Jesus nang wikain niya, "Walang himala." Bakit nasabi ng ating Panginoong Jesus? Sapagkat sa puso ng ating poong Nazareno, ang himala ay nangyayari na araw-araw sa ating pamumuhay. Kailangan lang buksan natin ang ating mga mata. Hindi na kailangan magbigay ng mahalagang himala o tanda. Sapagkat sabi nga ng isang manunulat, Gerald Manley Hopkins, isang Jesuita, ang lupa raw ay napupuno ng kadakilaan ng Diyos. The earth is charged with the grandeur of God. Tumingin lang daw tayo sa kalikasan, tumingin lang daw tayo sa ating kapaligiran, sa kalye, sa ating mga tirahan, naroroon, buksan lang ang ating mga mata, mata ng ating mga puso, at makikita natin ang himala ng ating Panginoong Diyos. Dito lang po sa simbahan, bawat nilalang po sa atin na nakaupo rito ay nilalang ng Diyos. Nasa ating katauhan ang ating Panginoon. Dapat nga nating mabatid. Wika nga ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 18, verses 20. Kung meron lang daw dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon sa ngalan ni Jesus, naroroon ako kasama nila. So, umpisa pa lang ng misa. Sa ngalan na tayo ng Jesus, tanda ng Santa Cruz ang ating ginawa, na sinasabi natin na tayo ay natitipon sa ngalan ng ating Panginoong Jesus. Kung ngayon, si Jesus ay ating kapiling dito. Nang sinabi ko, sumayin niyo ang Panginoon, at sabi niyo, at sumayin rin, sinasabi natin, nasa piling natin ngayon si Jesus. Pagpasok na pagpasok niyo lang po, tititigan niyo lang po ang ating poong Nazareno at inyong banal na Eucharistia. Ngunit, nakakalimot tayo. Ang focus natin ay nasa sarili, hindi po dapat yon. Ang focus natin ay ang Diyos at ang bawat isa. Bakit po bawat isa? Sapagkat sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 25, versikulo 31 and following, sinasabi niya, "Ako'y nagugutom, pinakain mo ba ako? Ako'y nauuhaw, pinainom mo ba ako? Ako ay dayuhan, pinatuloy mo ba ako? Ako ay may sakit at nabilanggo, binisita mo ba ako?" Sa makatuwid, mga kapatid, nasa bawat tao, sa bawat kapwa, ang ating Panginoong Hesukristo. Bago pa ang poong Nazareno, bago pa ang Eucharistia, sinasabi sa atin ng Panginoon, nasa kapwa bawat nilalang si Hesukristo. At ibang binati
si Jesucristo sa ating mga kapwa na kaupo rito? Wala. Nasa focus natin lagi ang Poong Nazareno. Ngunit si Jesucristo ay nasa puso ng bawat nilalang. Kung sa ganun, mga kapatid, batiin naman natin si Kristo sa bawat isa. Tingnan natin ang mga nasa kaliwa natin at nasa kanan. Bigyan niyo po ng ngiti. Ngitian niyo sila at sabihin, "Hello, Jesus, hello." Sige po, wag ko kayo mahiya. Ngumiti kayo, hello. Batiin niyo po si Jesucristo na nasa puso ng bawat isa sa atin dito. Kawayan niyo po. Yan. Ipakita niyo ng bahagya yung inyong mask. Pakita niyo na kayo'y ngumingiti at nagbibigay halaga sa bawat nilalang na naririto. Sapagkat sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, nasa sa katauhan natin ang ating Panginoon. At kung hindi natin makikilala ang Panginoon Jesucristo sa bawat kapwa, walang himala at walang magagawa ang ating pagsamba sa Poong Nazareno o sa Banal na Eucharistia. Kung ating hindi makita ang ating Panginoon sa katauhan ng bawat nilalang, si Jesucristo ay nasa katauhan ng jeepney driver na sasakyan natin. Nasa katauhan ng tinderang pagbibilan natin, paglabas natin dito. Nasa katauhan ng pulubing malilimos po sa atin, paglabas ng simbahan. At pag hindi natin nakita si Kristo sa bawat nilalang na ito, maski po buong araw tayong lumuhod sa harap ng Poong Nazareno, wala pong bisa ang ginagawa natin. Sapagkat winika ng Panginoon, ako ay naroroon sa mga taong kapwa ninyo na nakikita at nakakasalimuha ninyo sa araw-araw. Kung nais po nating sambahin ang ating Poong Nazareno, kung nais po nating bigyang galak at dangal ang Eucharistia, tayo po ay magbigay dangal din sa bawat isa. Ang pabaon ko po sa inyo ay salitang nanggagaling sa Aklat ng Kawikaan o Book of Proverbs, chapter 3, verses 5 to 6. Winiwika, "Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your understanding. Sa Panginoon daw magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan, sapagkat walang kahihinatnan kung tayo lang ay mananatili sa ating karunungan. Kumbaga't magtiwala tayo sa kung ano man mangyari sa ating pamumuhay, tayo ay gagabayan ng ating Panginoon." Sabi nga ni Father Orbos, wala pong aksidente sa buhay natin. Walang aksidente. Lahat po ay kaloob ng Diyos. Kumbaga, tayo po ay nasa kamay ng ating Panginoon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po tayong mag-alinlangan sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay nilalapit niya sa ating puso. Bawat isa sa atin. Kaya nga po, dapat tayong magbigay pugay sa Panginoon sa katauhan ng bawat isa. Wala po tayong ipagliliban. At kung ating ginagawa ito, araw-araw po, bawat sandali po, makikita natin ang himala na ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Pagpalain kayo ng Panginoong ating Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos sa panalangin para sa biyaya na makapagpapabagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating pong sagot, Diyos ng kaligtasan,
maging bukas nawa kami sa iyo. Ulitin po natin, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang maging tagapagpahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi, manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Para sa lahat na nagdiriwa ng kanilang kaarawan ngayon, lalong-lalo na si Maura de Jesus at lahat ng yumao, lalong-lalo na si Jose Senior, naway gawaran sila ng gantimpala at kagandahang loob na ating Panginoon. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likahin ang sanlibutan ng iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamigitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Benito, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magbigayan ng ngiti, magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang ating inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. And see that the
the man who seeks refuge in him. I will bless the Lord at all times. Praise of him is always in my mouth. In the Lord, my soul shall miss its woes. The hunger shall hear and be glad. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who seeks refuge in kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas nung mga nakaraang taon, ay maaari niyo po itong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo po rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik sa pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po kayo basbasan, pinapasalamatan ko lang po ang kura paroko ng ating simbahan, Father June, para sa po, pag-iimbita po sa akin. Ako po ay si Father Alejandro de Jesus, isa po akong Benedictinong monghe, at ang aking pong concelebrant dito ay si Abbot Austin Cadiz, ang aming pong abbot o pinuno ng mga Benedictinong monghe sa San Beda. At maraming po salamat sa inyo sa inyong pagtaguyod sa amin sa araw na ito, sa umagang ito. Bigyan po natin sila ng palakpakan. Thank you, Abbot Austin. Pagkatapos po ng bigyan ko kayo ng basbas, pagbabasbas, kami po ng dalawa ni Abbot Austin na ibababa at iyong bibigyan kayo ng basbas ng holy water. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbabasbas para po sa inyo, inyo pong iyuko ang inyong mga ulo. Mahal na po ang Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.